Yes, hello, what's up guys? Long time no see, kasi I think 2 months pa akong hindi nakapag-vlog. Nawa ng nabagot, tapos medyo naging busy kasi andito na yung pamilya ko sa Saudi. Kaya hindi ako masyado nakakapag-vlog kasi marami akong ginagawa pag uwi ko dito sa bahay. So ngayon, parang gusto ko naman ulit mag-vlog. So, anyways, wala kasi akong ibang topic. So, yung gagawin po natin ngayon is kung paano ako napunta dito sa Saudi Arabia. Kaya, but before anything else, kung hindi nyo po na-subscribe yung channel ko, please subscribe. So ayun nga, way back 2015, trabaho ko sa Pilipinas, isa akong sales coordinator sa isang electric company for 4 years. Tapos that year, 2015, halos lahat ng mga kasamahan, kasabayan kong graduate nung high school, nag-abroad na sila, tapos gumanda na po yung buhay nila. Tapos sa ako, nasa Pilipinas lang, nagtatrabaho lang, kumikita lang ako dati ng around 16,000 per month dyan sa Pilipinas as sales coordinator. Kaya yun, parang iniisip ko. Tapos nagli-live-in na kami noon that time ni Irene. Kaya parang kulang talaga kasi nagre-rent pa kami ng bahay sa Mandawi City. So yung kinikita ko that time is enough lang papangkain namin tsaka bayad ng bahay, upa tsaka el kuryente tsaka tubig. Tapos yun. Tapos si Derek that time is nasa nanay pa ni Irene kasi nagtatrabaho din si Irene that time. So I realized na actually, 2014 ko pa talagang gustong mag-abroad kasi 2014 nag-propose ako ni Irene sa Boracay. Tapos, yun, nung nag-propose ako, I realized na I have a greater responsibility, not just for me, but for my family. So, that 2014 ako nag-start mag-apply abroad. So, first, punta kayo sa channel na www.workabroad.ph. Doon tala ako nakahanap ng trabaho without backer. Wala akong nilapitan kahit sino. Nag-register lang ako doon. Tapos chine ko, napansin ko, dapat, kasi ang daming mga hiring doon sa website na yun eh. Tapos nag-apply ako. Tapos sinasabihan ako na kukontakin lang pag nasu-shortlisted ako. Tapos, yung unang tanong talaga dun sa website is if you have passport ready. So, pag sinasabi kong kiniklik, kasi may options there, you have passport ready, how many experience that you have, may mga ganun kasi dun natanong. So, kayo, napansin ko, parang pag wala ka pang passport, parang nagiging less priority ka dun sa mga agency. Kaya ginawa ko, kumuha ako ng passport para in-update ko yung profile ko doon. Nung nagkaroon ako ng passport doon sa website na yon na in-update ko, marami nang tumatawag sa akin. Nagkakaroon ako ng interview. Tapos every time na may interview ako, kahit si Irene alam to, sinasabi ko talaga na may pasok talaga ako kasi yan, alam ko yung mga sagot, alam ko yung mga natasagot ko naman ng tama, yung mga tanong ng employer, tapos ganito. Tapos yung mga sahod namin na pinag-uusapan. Tapos pagdating ng ilang mga linggo, hindi ako natatawagan. So meaning hindi naman ako nakuha. So ito na, dumating na yung time na 2015. Kasi isang taon din talaga ako nag-apply. Kahit ano-ano na yung in-applyan ko. Merchandiser, cashier. Umabot pa nung time na nag-fish, in-applyan ko fishmonger. Yung taga-ganon ng isda, taga-kuha ng hasang ng isda. In-applyan ko rin kasi frustrated na talaga kung gusto ko na talagang mag-abroad. So yun, in-applyan ko yun. Tapos itong trabaho ko ngayon, hindi ko talaga na alam o hindi ko siya naalala kung kailan ako nag-apply. Basta may tumawag lang sa akin na agency. Sabi sa akin na may interview daw ako, kung pwede ba daw ako pumunta na yung Manila. Sabi ko, ma'am, nasa Cebu po ako, pero tapos wala po akong relatives taga Manila, kaya hindi po talaga ako makakapunta.
So tip ito, pag interesado sila sa iyo, sila yung gagawa ng paraan. So yung ginawa nila, tumawag ulit, sabi nila, through Skype na lang po daw yung interview. So yun nga, nag-Skype kami. Ito yung pinakamatagal na interview ko na naranasan ko sa in my work experience, no? Ito yung pinakamahabang interview. I think it takes 2 hours dun lang sa mga tanong, daming mga tanong. Tapos yun, after a week, tumawag ulit yung sila, natanggap ako. So after a week, tumawag po sila, tumawag ulit yung agency na natanggap daw ako, daw kung pwede daw naman ako pumunta na Manila para mag-medical. Sabi ko, hindi nga ako pwedeng pumunta na Manila kasi wala akong kakilala doon, tapos hindi ko kabisado yung Manila. Kung gusto niyo talaga akong i-hire, maghanap kayo ng accredited kayo dito sa Cebu na mga clinic, tapos doon na lang ako magpapa-medical. Yun nga, mayroon silang accredited doon sa malapit sa Fente. Doon ako pinamedical, tapos pumunta ako na Manila. Tapos sabi nila, may trabaho ba daw ako? Oh, may, sinabi ko naman na may trabaho ako ngayon, so ayaw ko pang mag-resign unless meron akong visa. Yun nga, na-hire ako nung November, tapos November 2014, tapos pinamedical ako nung December 2014, tapos lumabas yung visa ko nung January. Tapos nung tumawag na naman ulit sa akin yung taga-agency na meron na akong visa nung January, pina-resign na nila ako. So, nag-resign ako nung January last week, tas 1 week lang po yung effectivity ng aking resignation kasi nga, dapat na akong umalis kasi may visa na ako. Tapos, okay naman yung record ko sa previous company ko, kaya pumayag din sila ng kahit isang linggo lang. Yun din yung maganda eh, pag wala kang ginagawang kabulastugan sa kumpanya mo, kung ano yung request mo, papayag din sila agad kasi magaan din yung loob nila sa iyo. So nagpunta ako ng Manila February 6, 2015 para i-meet yung agency. Wala akong alam sa Manila, mumunta lang ako doon, wala akong kakilala, dahil lang talaga gusto ko na mag-abroad. Nagpunta ako doon, inana po yung agency, tapos after that kinabukasan, nagpidos ako yung orientation papunta abroad. Tapos February 8, flight ko na papuntang Saudi Arabia. Nung napunta ako dito sa Saudi Arabia, grabe, wala din. Ako lang din mag-isa kasi isa lang kasi yung mostly kasi pag nag-abroad din yung mga tao, maramihan sila, may kasabayan kasi nga mga operators or factory workers or forklift drivers. Dito sa akin, sa time ko, ako lang talagang mag-isa. So, dumating ako dito sa airport, sabi ko, patay, ako lang talaga mag-isa, paano kaya to? Naghintay ako doon, dapat may load ka din, at least matawagan mo yung doon sa yung agency mo na dumating ka na dito, tapos sila na yung bahalang kukontak kung sino yung andito dapat mong i-meet sa airport. Kaya nung pagdating ko, palubat na naman ako, naghintay lang ako talaga doon, tapos naghintay ako kung sino yung lalapit sa akin, tapos tatawag ng pangalan ko, doon ako sasama. So pagdating ko dito, alas 7 ng gabi, alas 12 sa Pilipinas, gutom na gutom ako. Kinabukasan, pasok agad ako. Pero maganda naman yung kumpanya, kaya no regrets para sa akin. Itong binigay sa akin ni Lord na opportunity dito sa Saudi Arabia. Ngayon, pang 5 years ko na sa February 2020. So, inshallah, magtatagal pa ako. If you like to talk more, plano ko sa next vlog ko is pag-uusapan naman po natin kung paano ko po nadala dito sa Saudi Arabia yung pamilya ko, kahit hindi ako managerial position, kahit ordinaryong empleyado lang po ako. Kaya, please don't forget to subscribe!